nandito tayo ngayon guys para i-testing itong stabilization ng Akaso. Titignan natin kung effective nga ba. Ito yung action camera na sa nakalagay sa sombrero ko. Ngayon pagka pinindot ko to, nakakabit pala to sa remote. Pagka pinindot ko to guys, mag-start na siya ng recording. So, simulan na natin. Pipindutin ko na siya. Ngayon, pag nag-beep yan, pag tumunog yan, ibig sabihin, nagre-record na siya. Ayan, tumunog na. Start na tayo. Ito nga palang umpisa, wala siyang stabilization. Titignan muna natin yung walang stabilization. Testing muna natin. Kung mapapansin nyo, very smooth lang yung tatakbo ko. Wala siyang stabilization ngayon. So, ikot-ikot lang tayo dito. Ito yung napili kong lugar kasi walang gaanong tao. Hindi ako may istorbo sa pag-testing ko nito. Tapos, pinili ko rin yung ganitong oras para walang gaanong tao. Dahil pagka ganitong oras, walang tao dito dahil mainit. Try natin mga ilang ikot. Itong tinetesting ko ngayon guys, so walang stabilization to. So try natin medyo bilisan. Palang settings ko ngayon, nakaset siya sa 180p 60 frames per second kasi para ma-edit ko siya pagdating sa Akain Master dahil hindi pa ako naka premium ngayon, so hindi ko pa siya ma-edit pagka naka 4K. Tapos itatry na natin yung wind stabilization nito. So ayan, tapos na tayo mag testing ng walang stabilization. Ngayon i-off na muna natin to para set natin sa with stabilization. Now with stabilization na set ko na siya. So sisimulan na natin. Sa mga gustong bumili nitong Akaso, sana nakatulong sa inyo yung review ko na to.
gusto nyo guys na mapanood yung kuha nito na 4K, panoorin nyo na lang siguro yung mga motovlog ko. Para ano, kasi yung mga motovlog ko hindi ko na kailangan i-edit, i-upload ko na siya kagad. Hindi ko na siya kailanganin sa master. Yung 4K resolution pala nito guys, hanggang 30 frames per seconds lang siya. Hindi siya katulad ng GoPro na hanggang 60. Tapos yung testing natin about sa stabilization, siguro sa susunod kong video try naman natin yung 4K nito kung motovlog tayo. Kaya kung gusto nyo mapanood yung 4K nito, panoorin nyo na lang yung motovlog ko. Salamat sa panonood, bye bye.